This time, tayo naman po ang tatanggap. Kaya po aking panalangin, ihanda po natin ang ating mga puso as we receive the word of the Lord that will be delivered to us by His faithful servant, Pastor Phil Francisco. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay natin, Pastor. Thank you, Pao. Pwede po ba tayong minsan pa pong yumuko at tayo po ay manalangin? Lord God, we thank you once again for the opportunity that we will listen to your word. We believe that your word is full of life. It's so powerful. Maraming mga bagay na inaayos sa aming buhay, sa aming kalagayan, at lalo pong pinapaunlad ang aming pananampalataya. Kaya minsan pa, sa lahat po ng mga naririto, maging mga nanonood ngayon pong araw na ito, pagpalain po ang bawat isa po sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na pong aming dalangin, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Alam niyo po ba, we have 35 days bago po papasok po ang New Year. Imagine that, 35 days before 2024. Kaya ang isa pong tanong na gusto ko pong sagutin po natin, have we experienced growth? Tayo po ba'y nakaranas ng pag-unlad sa ating pong buhay? Kapag sinabi po natin pag-unlad, this is all aspects po ng buhay po natin. Nakakaramdam ka ba ng pag-unlad? Ang pag-unlad ay mas maraming kahulugan kaysa sa pag-akyat ng posisyon o pag-usbong ng yaman. Ito ay maaring makita sa mga pagbabagong naganap sa ating karakter, sa ating kakayahan na makitungo sa mga pagsubok at sa ating pagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa ating sarili at sa iba. Kaya po, kapag tayo po'y patapos na sa bawat taon at papasok po tayo sa bagong taon ng ating buhay, wala po tayong ibang bibigyang diin sa ating pong buhay, kundi yung ako ba ay lumago sa aking buhay. Kaya pag-usapan natin ngayon is about from micro to macro. Mula sa maliit tungo sa pagiging malaki. At tayo po ay mag-focus po sa mustard seed parable na makikita po natin dito po sa Mark chapter 4, verse 30 to 32. I will read from the English Standard Version. And he said, "With what can we compare the kingdom of God? Or what parable shall we use for it? It is like a grain of mustard seed, which when sown on the ground is the smallest of all the seeds on earth. Yet when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden plants and puts out large branches so that the birds of the air can make nests in its shade." God bless the reading of His word. Ang mustard seed po, ito po ay pinapakita ng ating Panginoon na ito po ay kanyang ginamit para ikumpara ang kanyang kaharian. Nag-uumpisa po ito sa maliit at ito po ay lumalaki. Kaya tatlo pong bagay ang ating pong titignan patungkol po sa kaharian ng ating Panginoon. We will talk about the introduction of the kingdom of God and the increase of the kingdom of God. And lastly, the influence of the kingdom of God. Una po nating titignan is the introduction of the kingdom of God. Basahin po natin minsan pa yung pong verse 30 to 31. And he said, "With what can we compare the kingdom of God? Or what parable shall we use for it? It is like a grain of mustard seed, which when sown on the ground, is the smallest of all the seeds on the earth." So, how was the kingdom of God introduced by the Lord? Paano po pinakilala at itinuro ng ating Panginoon, ikinumpara ang kaharian ng Panginoon? Ito po ba ay kaharian na kamukha ng ating pong alam na ito po ay isang malaking syudad na kung saan marami ang lingkod at nandoon ang hari, marami pong mga sasakyan naroon? It's a physical kingdom. Ito po ang naging problema po ng mga disciples. Sa tuwing nagtuturo ang Panginoon about the kingdom, ang nasa isip po ng mga disciples, it's a literal kingdom. It's a physical kingdom. Kaya nga po noong sinabi ng Panginoon na siya po ay ipapapatay,
siya po ay ipapako sa krus. Ano po sabi po ni Peter? Hindi po mangyayari sa inyo yan. Ipagtatanggol ko po kayo, Panginoon. Ang sabi po ng Lord kay Peter, lumayo ka sa akin, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kasi po ang nasa kaisipan ni Pedro at that time, the Lord is literally na kanya pong established ang kanyang kingdom physically. Kaya hindi pwedeng mamatay yung hari. Kaya napansin po ba ninyo, pati po si James at saka po si John, yung pong magulang, yung pong nanay, ang sabi po sa Panginoon, kapag maghahari na po kayo, pwede po bang uupo sa kanan yung aking pong isang anak at doon naman po sa kaliwa yung isang anak. Kasi ang nasa isip po nila is the physical kingdom. Kaya nga po, noong po sinasabi na ng Panginoon na siya po ay mamamatay, nagkaroon po sila ng ibang kaisipan. Dahil po, noong pong nagkaroon ng transformation ng Panginoon, na nagkaroon po ng transfiguration, naalala po ninyo yung Mountain of Transfiguration in Matthew chapter 17, yung nagbagong anyo ang ating Panginoon. Pagkatapos po noon, nung sila po ay bumaba na, nagkaroon na po ng shift, nagkaroon na po ng transition ng pagtuturo ng Panginoon. Dati po ang parating tinuturo ng Panginoon about the kingdom of God, about the kingdom of God, about the kingdom of God. Pagkatapos po ng Mountain of Transfiguration, nag-iba na po yung tinuturo ng Panginoon. He taught about his death, patungkol sa kanyang kamatayan. Kaya hindi po ito masyadong naiintindihan ng mga disciples dahil iba po ang kanilang naiintindihan patungkol po sa kingdom of God. Dito po, nagturo na ang ating Panginoon that the kingdom of God was not introduced in the parable as a country, a state, or a territory. It was not also viewed as a high mountain that towered over the world, displaying its glory, power, and majesty. Instead, it was introduced as a very tiny mustard seed. Na ibig sabihin nito, na ang kaharian ng Panginoon mag-uumpisa sa maliit at ito po ay lalaki, lalaki, lalaganap at ito po ay uunlad. It's unstoppable. Sapagkat po ang kaharian ng Panginoon, in a simple term, it means the rulership of God. Paghahari ng Panginoon. Kaya po ito po ay hindi po nasa isang lugar lamang. Ang kaharian ng Panginoon, kahit saan ay pwede po siyang maghari. Because it is not a physical kingdom, it is a spiritual kingdom. Just like you, because the Lord is ruling, He is inside our hearts, it means the kingdom of God is in us. Pagkasabi nga po sa inyong katabi, God's kingdom is inside of you. Ngayon, kung ang Panginoon ay naghahari sa loob ng ating bahay, our house becomes the kingdom of God. Kapag po sa church na ito nagkakatipon tayo at naghahari ang Panginoon dito, it's the kingdom of God. Yung ating pong opisina, yung ating pong trabaho, kapag nangunguna ang Panginoon doon, it becomes the kingdom of God. So ibig sabihin po nito, ang kingdom ng Panginoon, hindi po siya pwedeng ilagay lang sa sulok sa isa pong lugar. Lalaganap at lalaganap ng lalaganap ang kaharian ng Panginoon kung ito po ay ating isusulong at pababayaan natin sa lugar kung saan tayo naroon, pag-aharian iyon ng ating pong Panginoon. It takes about 750 mustard seeds to make up a single gram. Ganoon po kaliit ang mustard seed. In people's eyes, the kingdom of God seems small and insignificant. It seems out of the way, not even noticeable at times. But God's kingdom likes to take the small things and unexpected things and use them for great and mighty things. Ganyan po ang kaharian ng Panginoon. Favorite po ng kingdom of God, yung po mga maliliit, yung mga very insignificant. Pero kapag yan po ay nasa kaharian ng Panginoon, yan po ay palaki ng palaki ng palaki, paangat ng paangat. Jesus took a boy's small lunch and used it to miraculously feed thousands of people. Hindi po ginamit ng Lord ang McDonald's at saka po ang Jollibee. Ang ginamit ng Panginoon, isa pong batang maliit na ang dala po ay 5 tinapay at 2 isda.
God used a young boy with a slingshot to defeat Goliath. God used an 8-year-old boy by the name of King Josiah and brought reformation in Judah. Imagine po, saan ka maghahanap ng magiging hari na ang edad po ay 8 years old. But through that boy, na siya po'y lumaki ng may katuwiran, ginamit siya ng Panginoon na matagal na panahon hindi po nila nababasa yung pong salita ng Diyos, yung pong the law of God in the Old Testament. Natago po ito for how many years? Dahil yung unang naging hari, siya po ay wicked king. Pero nung ang batang ito ay ginamit ng Panginoon, nakita nila yung word of God at ito po ay binasa muli that brought reformation doon po sa lugar po ng Judah. God used Gideon to conquer the Midianites though his clan was the weakest in Manasseh and he was the least in the family. Di po ba nung tinawag po si Gideon, O mighty man of valor, ang tawag po sa kanya. At sabi po ni Gideon, mighty man of valor, eh yung aming pong lugar, yung aming pong lahi, ito po yung pinakamaliit sa lugar po namin. We are the weakest, we are the smallest. Sabi ko nga po sa inyo, yun ang favorite ni Lord. Out of those 300 men of Gideon, natalo po nila yung po mga Midianites. God used a small town called Bethlehem where the Savior of the whole world was born. Hindi po ginamit ng Panginoon ng Amerika, hindi niya ginamit ang Canada, hindi niya ginamit po yung mga malalaki po mga continents. Ginamit po niya a small town called Bethlehem na hindi po inaasahan doon manggagaling ang tagapagligtas ng buong mundo. Just like a mustard seed, you may be the most insignificant person living in this world today. You just need to be sown on the good ground called the will of God. Maaring sa tingin natin, napaka-insignificant. Hindi tayo kilala. Napakaliit natin. Tignan nyo nga po yung katabi nyo sandali. Kapag po nasa gawain tayo ng Lord, di lang po si Lord ang ating pinupuntahan, pati yung katabi. Masaya po ba kayo yan ay katabi nyo ngayon? Maaring iniisip ng katabi natin, very insignificant, parang walang kwenta ang buhay, tayo ay hindi kilala. Alam niyo po, kapag nasa tamang lugar ka, you are sown on good ground, and that ground is the ground of the will of God, you will experience growth. Kaya ang tanong dito, are you sown in the right ground? Nakatanim ka ba sa tamang lugar? Pwede po bang pakitanong po yan sa iyong katabi, nakatanim ka ba sa tamang lugar? Evidences of a life sown in God's will. Ano po ang mga ebidensya na masasabi nating nakatanim tayo sa tamang lugar ng kalooban ng Panginoon? Number one, ay meron kang fulfillment. There is a sense of fulfillment in your heart. You are contented. There is contentment. There is peace. There is joy in your heart. Hindi mabigat sa kalooban. Kahit hindi maganda yung nasa labas na nangyayari, hindi mabigat sa kalooban kasi alam mo, nasa kalooban ka ng Panginoon. Kamukha ng ating Panginoong Jesus when He prayed in the Garden of Gethsemane. Ano pong panalangin niya? Kung maaari, Ama, lumampas sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Subalit, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nakatanim ang Panginoon sa kalooban ng Ama. Kaya kahit po mahirap yung nangyari sa Kanya, hindi po mabigat ang Kanyang kalooban. Buo ang loob niya, nahaharapin niya ang kamatayan sa krus sapagkat alam niya, kalooban ng Ama na siya po ay ipako sa krus at magkaroon ng kaligtasan ang buong sanlibutan. Ang mahirap, maganda sa labas, pero nahihirapan ang kalooban. Mas maganda, hindi maganda sa labas, pero ang loob, hindi mabigat. You can just feel the sense of fulfillment. Pangalawa is fruitfulness. Nagiging mabunga ang lahat ng gawa mo kapag ikaw ay nasa tamang lugar na nakatanim ka. Ano man ang iyong ginagawa, pinapasagana ng ating Panginoon. Whether this is spiritual or
you are working, ikaw ay nasa gawain ng Panginoon in the ministry, or you are doing your work, your job, your business. Alam na alam mo kapag yan ay galing sa Panginoon at kalooban ng Lord, ito po ay lumalago. Nakikita natin maging yung ibang tao ay napapagpala sa kanilang nakikita sapagkat ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. And lastly is faithfulness. Bakit po? Siyempre naman kapag meron kang sense of fulfillment at nagiging fruitful ang iyong ginagawa, may gana ka na magpatuloy sa iyong ginagawa. Masaya kang ipagpatuloy yung iyong pinasimulan sapagkat alam mo nasa kalooban ka ng Panginoon. Yung mga iba, kaya hindi po sila nagiging tapat sa wala pong ginagawa kasi hindi sila sigurado na nasa kalooban sila ng Panginoon. Yung po bang asawa nyo, sigurado kayong galing kay Lord? Dalawa lang natang nag-amen. Ulitin ko po, yung po bang asawa ninyo, talaga bang kaloob ni Lord? So ibig sabihin, maging tapat po tayo. Dapat nakakaranas tayo ng sense of fulfillment and at the same time, nagiging fruitful ang ating relationship at mananatili tayong tapat sa Kanya. Pangalawa pong titignan natin is the word increase. The increase of the kingdom of God. In verse 32, gusto ko pong basahin natin ulit. Yet when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden plants and puts out large branches. Some mustard seed plants have been known to grow as high as 15 to 30 feet tall. Grabe. 15 to 30 feet tall. In the book of Acts, we saw the unstoppable growth of the church. Nag-umpisa po sa maliit ang gawain ng Panginoon. Pero dahil naghahari ang Panginoon doon, ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay naroon, hindi po napigilan ang paglago nito. It started with 12 disciples. In Acts 1:15, naging 120 disciples. Acts 2:41, nadagdag po yung 3,000 na naligtas. In Acts chapter 4, verse 4, another 5,000 were saved. In Acts 5:14, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. In those days, sabi po ng Acts 6, verse 1, in those days when the number of disciples was increasing, chapter 6, verse 7, the number of disciples in Jerusalem increased. Nandun na po yung word na rapidly. Chapter 9, verse 31, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. Acts 11, 21, and the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord. Look at those words, great number. Acts 12:24, but the word of God increased and multiplied. Hindi lang po increased, nandun na po yung word na multiplied. Acts 13:49, and the word of the Lord was spreading throughout, sabi dito, whole region. Kapag po whole region, grabe na po yan. Example po sa atin, region 3 na lang, napakalaki na po niyan. Acts 16:5, so the churches were strengthened in the faith and they increased in numbers. Yung word niya ay daily. Acts 19:20, so the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Ibig sabihin po nito, unstoppable even at the time na ang mga disciples po, sila po ay nape-persecute. Kung kailan po sila hinahadlangan, doon po sila lalong dumadami. You know why? Because that's the characteristic of the kingdom of God. Kapag pinipigilan, lalong dumadami. Kapag hinahadlangan, lalong lumalaki. Sino po rito nakadugtong ang buhay po ninyo sa kaharian ng Panginoon? Ibig sabihin, kung kailan ka hinahadlangan, lalo kang sasagana. Kung kailan ka pinipigilan, lalo kang lalago. Kung kailan ka hinahadlangan ng kalaban, lalo kang susulong sapagkat yan ang kaharian ng Panginoon. Kaya sabi po ng Zechariah chapter 4 verse 10, do not despise these small beginnings,
For the Lord rejoices to see the work begin. Alam niyo po, ang Panginoon, nag-uumpisa ka pa lang, masaya na siya. The Lord rejoices to see the work begin. We need to begin. We need to start. Sino po dito ang gustong payamanin siya ng Panginoon? Talagang pagkayamanan, malakas ang amen natin. Ano? Ulitin ko, sinong gustong payamanin ni Lord? May mga iba gustong yumaman pero ayaw magtrabaho. They don't want to begin. They want the fruit, but they don't want to step. They don't want to start. Pati po yung mga estudyante, gusto nila sila yung mag-number one. Sila po yung maging number one sa klase. Maging talagang may laude yung kanila pong, yung kanilang posisyon kapag nag-graduate sila. But the question is, tayo po ba'y nag-i-start ng tamang pag-aaral? Napaka-importante sa Panginoon yung pong step of faith. I remember the time na sinabihan po ng Panginoon si Joshua. Ang sabi po niya kay Joshua, Moses, my servant, is dead. Therefore, arise. Joshua needs to arise. Kailangan po siyang bumangon, mag-take step. As I was with Moses, so I will be with you. Mararanasan po ni Joshua yung presence ng Panginoon sa kanyang buhay, kaya lang kailangan niyang humakbang. Hindi po ang Lord ang hahakbang para sa kanya. Kailangan niyang umpisahan yung pong step po niya, at kapag nag-step siya in faith, sasamahan siya ng presensya ng Panginoon. Maging pong yung panahon po ni Peter na gusto niyang maglakad po sa tubig. Gusto mong maglakad sa tubig? Hindi po si Lord ang naglakad sa tubig para kay Peter. Ang sabi niya kay Peter, come! You need to take step, Peter. Kaya nung humakbang po si Peter, nakapaglakad siya. Kaya lang po, tumingin po siya sa mga malalaking alon. Kaya bumagsak po siya. Pinapakita po dito, we need to take the first step. And the Lord rejoices dun po sa umpisa ng gagawin natin. Sapagkat sa isip ng Panginoon, kapag tayo nagtuloy-tuloy, yan po ay lalago, yan po ay uusbong, yan po ay lalaganap, at ito po ay aangat. Baka po, may pinapaumpisa ang Lord sa buhay natin, hindi pa natin inuumpisaan. Na may kaugnayan sa kaharian ng ating Panginoon. Even in business, even in our personal life, kailangan tayo po ang humahakbang at masaya ang Lord kapag ito po ay inumpisahan po natin. In Isaiah chapter 9, verse 6 to 7, ang sabi po dito, For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace, there will be no end. Ang ganda po noon, yung pong increase ng governance, ng kapayapaan ng ating Panginoon ay walang katapusan. Ibig sabihin nito, mag-uumpisa sa maliit, ito po ay palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Hanggang darating ang araw, maghahari ang Panginoon, literal, doon po sa millennium, for 1,000 years, maghahari po siya dito. Kaya po, yung po mga ginagawa natin, yan po ay paraan ng Panginoon para palaganapin ng kanyang kaharian. We thank God, ito pong year na ito, meron pong isang na-establish pang isang gawain po natin sa Europe, yung pong Luca. Meron na po tayong CIY Luca na binanggit po ni Pastor Rashen na po. Another, we thank God, nagkaroon po tayo ng gawain dito po sa Juliana, dito po sa San Isidro, at kahapon po nakita ko po yung picture ng mga taga, ano po, Florida Blanca. Alam niyo po doon sa Florida Blanca, nauuna pa dumarating yung mga members
sa mga workers. Ganoon sila, ano po, ka-passionate na mag-attend ng gawain ng Lord. Palakpakan natin ng Lord po doon. At meron na rin po, tayo pong gawain po sa Mindanao. Wow! Na meron pong ginamit ang Lord, a worker from CIY Magalang, na transfer po siya ng, ano po, ng Mindanao. At ayaw po niya na ang gawain dito lang po sa lugar natin. Nag-establish po siya ng gawain po doon. And praise God, binigyan po tayo ng bagong lugar ng Panginoon sa CIY Mabalakat. It's a bigger place. Maganda po yung presyo. At yung po mga pastors ay magkakaroon po ng fellowship sa third Wednesday of of December. Yun, third Wednesday. Kaya, Kuya Mario, sama kayo noon, no? Ini-invite ko po si Kuya Mario at makasama po yung mga pastors. Kasi po, ito pong binabanggit, yung paghahari ng Panginoon, it will never end. Ito po ay magpapatuloy. Kaya po, mga kapatid, ang sabi po ng Romans chapter 14, verse 17, "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit." Ang context po nito ay meron pong diskusyon patungkol po sa pagkain. Ano yung dapat kainin? Ano yung dapat inumin? Pero sumagot po dito si Pablo na ang kaharian ng Panginoon na hindi nakasalalay sa pagkain at inumin. "But the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit." Paul is emphasizing that the essence of the kingdom of God is not about external rituals or rules, such as what one eats or drinks, or adherence to specific religious practices. The kingdom of God is characterized by three key qualities. Number one is righteousness. It refers to living in alignment with God's moral and ethical standards. It involves doing what is right and just, both in one's actions and attitudes. This is in the kingdom of God. Dapat po sa kaharian ng Panginoon, lumalago ang katuwiran. Nakakalungkot po sa panahon natin, pababa ng pababa, yung pong morality. Kaya nga po, kapag ikaw ay dadalhin ng Panginoon sa isang lugar, kung daladala mo ang kaharian ng Panginoon, dapat lalago ang katuwiran doon. We thank God po na marami pong nanalo po ngayon sa barangay level na mga Christians. Palakpakan natin ang Lord doon. But this is a great challenge sa mga kapitan po natin, sa mga SK chairman po natin, sa mga kagawad. Malaki pong challenge po ito because we know that corruption starts doon po sa mga grassroots na yan. Kaya kung dinala tayo ng Panginoon sa lugar niyan, let us pray na lumaganap po yung paghahari ng Panginoon doon sa lugar kung saan tayo dinadala ng Panginoon. It is not an accident bakit ikaw ay nandyan. Not only in politics, not only in the government, but even po sa trabaho natin. Bakit dinala ka ng Panginoon sa ospital? Dinala ka ng Panginoon sa education? Bakit ikaw ang nag-handle ng business na yan? Pwede po ang kaharian ng Panginoon ay manatili sa lugar na yan sapagkat daladala mo ang katuwiran ng ating Panginoon. Dapat nga, mas matuwid po tayo ngayon kumpara noong una. Bakit? Sapagkat sa kaharian ng Panginoon, ito po ay pataas paangat. Kaya pati po yung katuwiran, dapat paangat din sa buhay po natin. Pangalawa po yung kapayapaan. The kingdom of God brings about inner peace to whom? With God, and peace among believers. It goes beyond external circumstances, offering a profound sense of tranquility rooted in relationship with God. Dahil meron tayong relasyon sa Panginoon, alam niyo po, sa kaharian ng Diyos, dapat tayo po ang pinaka-payapa. Mukha po bang payapa ang inyo pong katabi? Ang nakakalungkot, kapag dumating yung pagsubok at problema, baka una pang natataranta yung pong born again. Dapat hindi po ganoon. Ikaw dapat ang pinaka-mapayapa dito po sa buong mundo. Dahil pinaghaharian ka
ng ating Panginoon. Hindi maganda yung nangyayari, pero payapa ang puso mo. Ang tawag po dyan ay peace that passes all understanding. You do not understand. Magulo na. But inside your heart, you can just feel the peace. May karamdaman, may sakit, may problema. Pero ang payapa ng puso mo. Ang dami po mga nag-testimony po, lalong-lalong yung panahon po ng pandemic, na may karamdaman, hindi maganda yung pakiramdam, pero sinasabi nila, Pastor, yung kapayapaan nasa puso namin, yun ang kaharian ng Panginoon. At ang maganda po dito, palago din ang ating kapayapaan. Habang tayo po ay nagtatagal sa mundong ito, na nawawala yung kapayapaan, kasi po, yung pong mundo, pagulo ng pagulo ito. At darating po ang Antichrist, siya po ang magsasabi ng kapayapaan. Pero tayo po mga Kristiyano, kahit po pagulo ng pagulo ang mundo, ang kapayapaan, paangat naman ng paangat sa puso natin. Pangatlo po is joy in the Holy Spirit. True joy is found in the presence and work of the Holy Spirit. It is not dependent on external circumstances, but it is a result of the believer's relationship with God and the assurance of salvation. Kaya meron po tayong tinatawag na joy of salvation. Naalala ko po yung mga disciples nung bumalik po sila magre-report sa Panginoon. Napakasaya nila. Ang dami nilang napalayas na mga masamang espiritu. Ang dami pong gumaling sa pamamagitan nila. Ang dami pong mga kababalaghan na nangyari. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong magalak dahil nakapagpalayas kayo ng masamang espiritu, nakapagpagaling kayo, nagmilagro kayo, magalak kayo kasi ang pangalan ninyo nakasulat sa langit. Yun ang pinaka-ugat ng kagalakan natin. May connection doon sa relasyon natin sa Panginoon. At dahil punong-puno ka ng kagalakan na ikaw ay may relasyon sa Diyos at ikaw ay ligtas, parati kang masaya na paglingkuran ang Panginoon. Kaya nakadugtong doon yung kagalakan natin. You are full of joy. Hindi ka papunta ng impyerno. Ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng ating Panginoon. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ay pinatawad. Ikaw ay may relasyon sa Diyos. Di ba napakasaya? Kaya nga kapag maglilingkod ka, laman ng puso mo ang kagalakan na yan, ang iyong paglilingkod ay puno ng kagalakan. Wala po akong nakita, mga kapatid, na tunay na nagagalak sa kanyang kaligtasan na kapag naglilingkod siya, nakasimangot siya. Na kapag po siya'y sumasamba, ay hindi siya masaya. O kapag nagtatrabaho siya, ay inis na inis siya sa trabaho niya. Hindi po ganoon. Ang mga tunay na Kristiyano na may kagalakan sa puso, sa pagtatrabaho nila, nagmamanifest yung kanilang joy. Nagbasa po ako minsan, tinignan ko po ang survey sa United States. Nag-survey po sila ng 180,000 workers. 80% ng mga 180,000 workers, hindi sila masaya sa trabaho nila. Nakakalungkot naman. 80% of 180,000, they are not enjoying their work. Pakitignan nga po ulit yung katabi nyo, nag-e-enjoy kaya sa trabaho niya yan? Are you enjoying your work? Paano tayo makakaranas ng paglago kung hindi tayo nag-e-enjoy sa ating trabaho? Gusto ko pang magbigay diin sandali, bago po tayo umalis dito, yung kagalakan sa pagtatrabaho. Isa pong dahilan na dapat tayo magalak sa trabaho natin, kasi nilikha tayo sa wangis ng Diyos. God is a worker. God loves work. At kapag po nagtatrabaho ang Panginoon, iba ang tingin ng Lord sa kanyang trabaho. Masaya siya. Noong pong nilikha niya ang buong sanlibutan, ano po ang araw-araw na sinasabi ng Lord? It was good. It was good. It was good.
At yung pong last day, it was very good. Kapag po tayo kaya ang nagtrabaho, do we say that? It was good. It was good. It was very good. O kaya, Diyos ko po, bakit ganun yung trabaho ko? Are we the first person enjoying what we have done? Tayo mismo ang nag-a-approve ng magandang ginawa natin sapagkat nagawa natin yon dahil nakadugtong tayo sa kaharian ng Panginoon na lumalago ang mga ginagawa natin. Palago ng palago. Kung hindi natin naiintindihan ito, nagtatrabaho tayo pero hindi natin ine-enjoy ang ating trabaho. In the kingdom of God, there is the fullness of joy. You enjoy what you are doing. Hallelujah! Because you are in the kingdom of God. At alam niyo po, kapag nasa kaharian ka ng Panginoon, mga business people, kapag nasa kaharian kayo ng Panginoon, yung economy, it is not based in the economy of the Philippines. It is based in the kingdom of God. Yung bang mababa na yung kalagayan ng ekonomiya, ikaw, inaangat pa rin ng Panginoon. Actually, yung katabi mo, tumaba pa nga eh. Kumbaga, hindi siya nagkulang. I'm just kidding, no po. Hindi siya nagkulang. Bakit? Kasi nga, nasa kaharian tayo ng Panginoon. Kaya mula po ngayon, let us enjoy our work. Kasi nagtatrabaho tayo para sa Panginoon. Amen po ba? Dito po tayo magtatapos the influence of the kingdom of God. Yet, when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden plants and puts out large branches so that the birds of the air can make nests in its shade. Dahil ito po ay lumaki, nagkaroon po ng maraming dahon, pumunta na po yung mga ibon at doon po namahay yung mga ibon. If you take the birds to mean people, then all types of people have been blessed because of the kingdom of God working in and through other people of God. The long branches of the kingdom of God have been providing shade for many people, for many generations, to all nations. Wherever the gospel has gone, it has abolished cannibalism, child sacrifice, polygamy, demonism, slavery, racism, and 1,000 other such evils. It has built orphanages, cared for the sick, and comforted the bereaved. Wherever the gospel has gone in, it has provided recovery programs, shelters, housing, and disaster relief. Every time na dala-dala po natin yung pong gospel of the kingdom at pumupunta po tayo sa iba't ibang lugar na i-influence ang lugar na yon at nagkakaroon ng pagbabago, nag-ahari ang Panginoon doon at ino-abolish po yung mga bagay na hindi galing sa Panginoon. Naalala ko po yung kwento. Ito po kinuwento na matagal na panahon at gusto ko pong ikwento ulit. Maaring hindi pa po narinig niyang iba. Meron pong isang missionary po. I forgot kung ito po ay sa Fiji Island o sa bandang Panama Tribe. No po. Dalawa pong tribu po yun. Parati pong nag-aaway. Para po manalo yung isang tribu, kahit meron lang pong isang mapatay doon po sa member of the tribe, panalo na po yung one tribe. Eh, nagkataon po, meron pong isang missionary na pumunta doon po sa tribe na iyon. One tribe. At kung nasaan po yung missionary, ay nahiwa po ng malaking tabak yung pong member po ng tribe. Mula po di ulo hanggang dito po sa binti. At nangingisay po yung pong member of that tribe. Nag-aagaw buhay. True story po ito. Kinuwento po ni missionary Brian Young. Nasa Mindanao po kami at that time na nag-aaral po kami ng missions ni Pastor Edith. Ewan ko po kung natatandaan po ni Pastor Edith yung kwento na yon. At alam niyo po,
Ang sabi po ng king, yung pong hari nung nandoon sa tribe na yon, pinapangaral mo, sa kanila pong language, no? Hindi ko po alam kung language nila. Pinapangaral mo na ang Diyos mo manggagamot. Kaya sa oras na ito, ipag-pray mo itong member ko na to. Kapag hindi siya gumaling, kakainin ka namin ng buhay. Anong gagawin mo, Christian, kung ikaw yung missionary? True story. Alam niyo po, nilay hands po ng missionary, yung pong nag-aagaw buhay ng member ng tribe, at ang sabi niya, Panginoon, kung hindi niyo po pagagalingin ito, kakainin po ako ng buhay. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, magmilagro po kayo. At ipakita nyo sa lugar na ito, ikaw ang buhay na Diyos. Alam niyo po, doon sa time na yon, nagkaroon po ng instant surgery. Unti-unti, yung pong flesh, noong pong lalaki, ito po ay bumalik. At siya po ay gumaling. Palakpakan natin ang Panginoon po dyan. At alam niyo po naging resulta? Nagkaroon po ng revival doon sa tribe na yon. Nawala po ang cannibalism. Nagkaroon ng change doon po sa lugar because they have experienced the power that is in the kingdom of God. They believe in Jesus Christ, the ruler of the kingdom. Kaya hindi ko po alam kung saan tayo gagamitin ng Panginoon. Saan tayo pupunta? Actually, yung ginagawa po natin na Mission 127, every time that we are helping people, hindi nyo po alam na habang tumutulong tayo, at nai-influence yung mga taong tinutulungan natin. Pati po yung nangyari po last Friday, yung po mga dinala po natin dito. At dahil po sila ay nakinig ng salita ng Panginoon, hindi lang po sila sumama po doon sa ating pong Christmas party, kundi yung umuwi sila, they have been influenced by the presence of God. Nakinig sila ng salita ng Panginoon at nagbago yung buhay nila. That's a part in the advancement of the kingdom of God. At hindi po natin alam kung saan pa po makakarating po iyon. Alam naman po ninyo, kapag ang tao na experience ang Panginoon sa puso niya, hindi po siya mananatiling mag-isa. Naalala po ninyo, yung pong Samaritan woman, when he experienced the Messiah, hindi po siya nakontentong siya lang. Umuwi po siya sa Samaria. Pinamalita niya yung nangyari at nagkaroon po ng revival in Samaria. That's about the kingdom of God. Red, yellow, black, and white, rich and poor, educated and uneducated, deaf, dumb, blind, and crippled, the good and the bad, all types of birds have found shade underneath the kingdom of God. The parable of the mustard seed teaches us about how the kingdom of God spreads from one person to another, one generation to another, one nation to another. Kaya, every time na nag-speak po ako sa mga young people po natin, ang saya ko po, kasi na-influence na po ang next generation. Ang mga tumatayo po ngayon, graduate na tayo, no, Christian? Young adults na kayo. Alam niyo po kasi yung mga tumatayo dito, yung mga apo ninyo, yung po mga dating laro-laro sa Children's Church, sila po ang mga leaders natin sa Young People's Fellowship. Yung po mga anak na mga Children's Church teachers natin, yung po mga anak nila, sila na po ang nagtuturo ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We have influenced the next generation. Kaya pakisabi sa katabi mo, medyo nagkakaedad ka na. Kaya dapat may magpatuloy ng pagtaguyod ng kaharian ng ating pong Panginoon. Somebody must continue kung ano po yung napasimulang maganda ng Panginoon sa buhay po natin. In my conclusion, the church has undergone remarkable expansion throughout the centuries, extending its presence globally and serving as a place of support and refuge for all who seek its blessings. Despite facing persecution
and repeated efforts to extinguish it, the church has thrived. This growth is just a glimpse of the ultimate realization of the kingdom of God, a time anticipated when Jesus returns to govern and establish his reign on earth for 1,000 years. Darating po ang araw, ang Panginoon literal na maghahari dito for 1,000 years. At ang maganda dito, lahat ng nanampalataya at kumilala sa Kanya, makakasama niyang maghahari dito po sa lupa. Ang tanong ko po, sino po sa inyo gusto po ninyo makasama ang buong pamilya po ninyo? Yung inyo po mga kamag-anak, yung inyo po mga mahal sa buhay, kasama po siya doon po sa millennium na sinasabi. That's in the future. But today, the Lord is establishing His kingdom. Sa pamamagitan ng paggamit niya sa atin, tayo pumupunta sa iba't ibang lugar para ma-influence ang mga tao na roon at sila po'y maisama sa kaharian ng ating Panginoon. Sa pagtayo po natin sa presensya ng Panginoon, so stand, ang gagawin po natin ngayon, we will have a declaration. Maganda po awitin natin yung inawit natin kanina, we speak Jesus. We speak Jesus. We pray that the name of Jesus Christ will be heard sa lupo ng ating bahay. The name of Jesus will be heard doon po kung saan tayo nagtatrabaho, doon po sa lugar natin. And because of the name of Jesus that will be raised up in that place will be influenced, and that place will be changed. There is power in the name of Jesus. Habang inaawit natin ito, pagkitas po ang ating mga kamay, at isipin natin yung mga tao na gusto po ninyong ma-influence ng kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Say karama siya, tereba. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Hallelujah. 'Cause I know there is peace within your presence. Thank you, Jesus. I speak Jesus. Speak the name of Jesus with power, with faith. I just want to speak the name the of Jesus. The name of Jesus is powerful. It is anointed. Dark addiction starts full of life. Break. It brings healing. Hallelujah. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Oh, yes. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Oh, yeah, I'm a shot, whatever. Yes, God. Break every strong. Shatter the shadows, burn like the fire. I just want to speak the name of Jesus. Yes, God, yes, God, yes, God. Over fear and all anxiety. To every soul. Your name is power. Your name is healing.
Nation, over every business establishment, over every government agency, sa bawat sulok ng aming bansa, maging sa ibang bansa, we speak forth the power of the name of Jesus. Oh God, we pray for the establishment Jesus of your kingdom. Gamitin mo ang bawat sa your kingdom is in us. We thank you that you are reigning in our lives. As we know, Pusan ng iyong banal na Espiritu Santo. Yung hindi namin magagawa ay magagawa namin. Because we are connected, Lord, to the kingdom of God. We are connected to the power that comes from the kingdom of God. We are connected to the King of Kings and to the Lord of Lords. Kaya hahayin ko namin na kami po'y pinagkala, pinalakas, sa lahat ng mga lugar na ninanais mong mapuntahan ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang aming mga pamilya, pagpalain niyo po ang mga care groups, pagpalain niyo po ang mga gawain, pagpalain niyo po ang lahat ng gawa ng aming mga kamay, maging lahat ng aming pupuntahan, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa bawat araw na darating. Oh God, we thank you for your love, we thank you for your goodness, we thank you for your strength. We thank you, Lord God, for your infilling and empowerment. And we thank you for the joy that gives us strength. To you all glory, honor, and praise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. God bless us all po. Magpanyan tayo sa pangalan ng Panginoon. Shout Jesus from the mountain.